Ibig sabihin pala, Kastip, sa madaming dokumentong na-recover mula sa encounter sites ng CPP, NPA, NDF at mga kadring nahuli at nag-surrender, nandun sa mga dokumento ang pangalan ng pamantik KMU at ng mga organizers nila at mga labor organizations or union, Ma'am Lorraine, na kanilang ipinasok sa iba't ibang kumpanya sa Southern Tagalog. Ipaliwanag mo niya ngayon yan. Ito yung sinasabi ko na ang hina talaga ng kukote ng mga ito. Mahina na talaga kasi dinadala ako sa Supreme Court. Abay, di salamat. Mapapakinggan ako ng Supreme Court na yan at sisiguraduhin ko na pag andun ako sa harap ng Supreme Court, sasabihin ko yung pangalan ni Keith Absalon. Apo. Sasabihin ko yung pangalan ng mga indigenous peoples, yung mga anak natin na pinagpapatay nito mga CPP, NPA, NDF na ito. So ngayon, sana talaga mangyari itong hearing na to. Tutuloy ba nila yan talaga? Karma para sa kanila, no? Dahil doon namin mas mapaipaliwanag particularly sa chairman ng Committee on Labor kung ano ang mga ginagawa nila dito, kung ano yung mga kabulastogan yung ginagawa nila sa mga manggagawa particular sa Timog Katagalugan. Ginagamit nila yung mga manggagawa para rekrutin, para kuhanan ng resources itong mga manggagawa natin para pangsuporta sa NPA. Ngayon, ang tanong namin diyan, no? Ang tanong namin diyan sa kanila. Ako, alam ko 'yon, no? Bilang dating KMU, dati ko nang ginagawa itong mga ginagawa ng pamantik KMU. Ang tanong namin sa kanila, ang tanong namin sa pamantik KMU at sa mga at sa kagat party list na 'yan. Ano ang ginagawa ng pangalan ng union ninyo sa mga recovered documents sa mga encounter? Bakit nyo napasali doon ang pangalan ninyo? Sasagutin nyo yan. Kung wala kayong connection doon sa NPA, bakit ang pangalan ninyo, bakit ang pangalan ng mga union leaders na naging party group sa loob ng gardenia, sa loob ng Boy Waseco at iba pang mga paggawa doon, ano ang ginagawa ng mga pangalan ninyo? Ayun, yung pangalan ng union doon. Ililinawin nyo yan sa buong manggagawa kung wala kayong koneksyon. Dahil yun ang pinakabatayan kung bakit kayo pinapasagot ng mga kapulisan natin. Kung bakit gusto nilang malinawan. Pero sa inyo, para sa inyo ito, ay atake para sa inyo ito. Dahil, sa totoo lang, may tinatago kayong amoy na ngayon ay... Baho. Baho, may tinatago kayong baho na ngayon ay lantad na lantad sa buong mamamayan natin, lalo na sa sektor ng mga manggagawa. Correct. So, papaliwanag yan. Yun yung hamon namin sa inyo. Claro. Ano ang ginagawa ng mga pangalan ninyo doon? Claro. Sa recovered documents, sa encounter site, kung wala kayong... koneksyon sa CPP, NPA, NDA. So yun lang po, yung ano namin dyan, challenge din sa kanila. Ma'am Lorraine. Sasagutin din ito ng kagat nila Raul Manuel, nila Arlene Brosas, nila Franz Castro. No? Sagutin nila dyan. No? Sagutin nila sa harap ng committee chair. Sasagutin nila ito nila ng pamantik ng mga presidente ng union na nag-file ng resolusyon na yan. Sagutin nila yan. Sagutin nyo ito. Paano nila maipaliwanag? Hindi lang sa mga manggagawa ang programa ng Hugpong Obrero, kundi pati na sa mga employer, pati na sa mga admin staff, mga general manager, pati na sa mga may-ari ng negosyo at sa mga negosyante, yung programa namin na i-aware sila. Yes. I-aware namin, kami ang Hugpong Obrero ang magtutulay kasama ang mga manggagawa, magtutulay sa mga kasama din yung pamahalaan natin, yung Department of Labor, magtutulay sa mga negosyante para pag-usapan yung mga issue na ito na binabanggit kanina ni Kasamang Chris, na ito ang nagsisimula at nag-uugat ng recruitment ng CPP, NPA, NDF. Nang sa ganon, kung maintindihan ng may-ari o ng negosyante, ang recruitment at modus operandi nitong mga printing organisasyon nila ng CPP, NPA, NDF, kagaya ng pamantik KMU, kagaya ng KMU, kung bakit sila nag-o-organize sa kanilang paggawaan at kung ano ang magiging resulta nito sa kanyang negosyo, itutuwid niya ang kanyang kamalian. Tama. Ibibigay niya ang mga nararapat sa mga manggagawa at mga batayang karapatan ng mga manggagawa ay rerespetuhin niya. Nang sa ganon, mabubuo ang sinasabi ni Kasamang Chris na industrial peace and harmony. Yun. At ang Hugpong Obrero
ay magiging tulay at katuwang ng mga manggagawa sa mga pamilya nito at yung mga negosyante sa pamamagitan ng corporate responsibility magbibigay ng mga tulong at programa sa mga komunidad na papalibutan o sa mga komunidad na mga kung saan na andoon yung mga manggagawa, no, para tulungan ng mga mamamayan natin. Sa mga nag-imbestiga, ayun ko, NBI yata iyon, binangungot. At sinabi naman ni Director General Azurin na hindi daw pwede yung binangungot, parang hindi ka panipaniwala na bangungutin yung isang tao, katanghalian tapat. Oo nga naman. May katukwiran eh, di ba? Meron bang binangungot? Ito ang tanda natin. Isang bagay na hindi nyo magagawa kapag araw. Yung magpuyat. Hindi tayo pwede magpuyat. Ha, pag umaaga. Pero, ito, ayon sa test pa yan, ha? Binangungot sa katanghaliang tapat. Ayan po mga kaibigan. Ngayon, sinong dapat makulong? O kung NBI yung mga yan, o sino man yung nagpakalat yan sa mga dyaryo. Lumabas sa mga dyaryo yan eh. At sa mga ibinalita sa mga telebisyon. O di ba dapat makulong na yan ang fake news ang ginagawa? Bakit daw? Sapagkat meron pong isang magaling. We have to commend. Ito pong forensic, ano po ito? Genius po ito eh. Ha? Si Dr. Raquel Fortun, forensic pathologist. Ha? Ano ito? Nag-aalaga ng pato? Hindi. Pathologist. Yan po yung mga gumagawa po ng mga pag-aaral kung paano po namatay yung isang tao. Meron po silang mga tests. Meron silang mga proseso upang malaman kung paano namatay ang isang tao. At ayon po kay Dr. Raquel Fortun, ito daw pong si Jun Villamor na siya pong nandoon sa kulungan na itinuro pa po naman nito pong ito pong umamin na killer. Sinasabi na ayon po kay Dr. Raquel Fortun na nasapok. Suffocation. That is the word that now negates the former finding na nabangungot, which is kagimbal-gimbal. Hindi sabihin kagimbal-gimbal, hindi ka malayo sa katotohanan. Sabi nga ng mga Inglesero, it is not exactly in good graces with the truth. In other words, kasinungalingan. In other words, sabi ng mga Inglesero, fake news. Yan. At tandaan natin, ha, panahon pa ni na San Pablo, may mga fake news na. Yung mga bulang propeta. Puro peke ang mga news niyan. Okay? So ngayon po mga kaibigan, Jesus Crispin Remulla, ayon sa kanya, ay magsasampa na sila ng pwede na magsampa sila ng mga kaso ng murder doon sa Tumepok. Doon sa kay June Villamor, middleman.